Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Gaano nga ba karami ang fighter jets noon ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Matapos ko ipakita ang actual footage ng live fire airstrike ng lumang fighter jets ng Pilipinas, ay marami sa atin ang nagtatanong kung ilan nga ba ang naging fighter jets natin noon. Alam naman natin na noon pa man ay maunlad na ang bansang Pilipinas kahit bago mangyari ang World War II, at kahit pagkatapos pa nito, isa rin ang pangalawang digmaan pandaigdig na ito ang nag-udyok sa ating gobyerno noon na palakasin ang ating depensa sa pamamagitan ng pagbili ng mga malalakas at modernong kagamitan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay nagkaroon ng mahigit 116 na fighter jets noon, at dahil nga dito ay natawag ang Pilipinas na Tiger of Asia, ang Pilipinas ay nagkaroon ng mahigit 50 na F-86 Sabre fighter jets. Ang mga fighter jets na ito ay ginamit bilang training, aerobatic, at attack jets noon, dahil na-assign dito sa iba't ibang unit ng ating Air Force noon, kabilang na dyan ang kilalang Blue Diamonds Aerobatic Team. Ginamit naman ang mga fighter jets na ito noon sa pagpapatrolya sa mga teritoryo ng Pilipinas, kabilang na dyan ang mga karagatan natin sa West Philippine Sea. Ginamit din itong fighter jets na ito sa mga miyembro ng MNLF noon, dahil sa hakbang ng kanilang grupo na naghahasek sa kalupaan ng Pilipinas. Ang Philippine Air Force ay nagkaroon naman ng mahigit 25 na F-8 Crusader sa panahon ni Ferdinand Marcos ito nangyari. Bilang bahagi din ng pagkakaibigan natin sa Estados Unidos ay nakakuha pa tayo ng karagdagang 10 F-8 Crusaders. Kaya ang total na F-8 Crusaders natin noon ay 35, subalit ang 10 dito ay ginamit lamang bilang spare parts para mapatakbo pa ang ibang fighter jets na ito. At alam nyo ba na isa tayo sa tatlong bansa ang meron lamang nito? Yan ang France, Estados Unidos at ang Pilipinas, kaya napakalakas talaga ng puwersa natin noon. Natanggal sa serbisyo ito noong naubusan na ng spare parts ang ating Air Force noon, at natambak nga lang ito sa Basa Airbase, kasabay nito ang pagsabog ng Mount Pinatubo noon na nagpa-damage lalo sa fighter jets na ito. Ang Philippine Air Force ay nagkaroon din ng mahigit 41 na Northrop F-5 Freedom Fighter Jets. Nagkaroon tayo nito simula noong 1965, at sa panahon nga ulit ito ni Ferdinand Marcos, na-assigned ang mga fighter jets na ito sa 6th Tactical Fighter Squadron ng 5th Fighter Wing, at na-assigned din ito sa Blue Diamonds Aerobatic Team noon. Ginamit rin ang mga fighter jets na ito noon sa mga pagpapatrolya sa ating teritoryo. Dahil nga sa kilala pa ang Pilipinas noong bilang Tiger of Asia, ay hindi pa kaya bulihin ang Pilipinas noon? Hindi natin na matatanggi na sa panahon ni Ferdinand Marcos ay malakas pa ang puwersa ng militar, at napapalawak pa nga ito sa pamamagitan ng pagbuo natin ng iba't ibang uri ng armas. Pagkatapos bumaba ni Marcos sa pwesto base sa aking pagsasaliksik ay wala na tayong nabiling fighter jets pa. At noong nagsimula na ang AFP Modernization Program ay doon na lamang ulit tayo nakabili ng mga FA-50 fighter jets. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Kung nais mo rin magpa-shoutout, i-comment mo lamang ang iyong pangalan na isa-shoutout ko. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.